Welcome for another tutorial natin kung paano mananalo sa I think Terminator ata kalaban dito. So kalaban dito is Terminator na may spike troop. Medyo malakas yan. Kahit ako hirap ako dyan. So ang build ni Errol, thank you sa pag-share. Shipwreck type. Okay? Again guys, parehas lang sa inyo yan. Shipwreck, shelter, may kanya-kanyang lakas yan. So round 1, nag-skip siya. Alright? Round 2, what's gonna be the play? Okay, pinatay na niya agad yung plant, no? Notice kung bakit siya mag-calculate. Okay na mag-upstream sa plant. Hindi naman yan bird, hindi naman yan aqua. Okay. Kasi kailangan niya yan pag ganun eh. Pero pag mga ganyan, hindi niya kailangan mauna sa terminal. Alright, ginagamit niya yung kanyang plant titi. Alright. Kasunod. So spike throw, the way it works is tinatarget niya yung lowest armor. So dito, pag naglagay siya ng isang pump, kinititirahin niya yung gitna. Kasi ito yung ulang armor. Kaya pag naginawa naman niya isang carrot, isang shipwreck sa gitna, titirahin naman ng spike throw yung likod. Basically, kung sino yung lowest armor. Kung lahat naman niya may armor, hahanapin pa rin niya kung sino yung lowest na armor. Okay, at this point, nag-skip siya. So, ang lowest armor dito is yung una. Kung anong una, matitirahin niya yung plant. Okay? Be careful guys sa spike throw na yan. Napaka game changer pagka careless kayo gumamit. Or careless kayong player. Okay? Dito, ano kayong gagawin? Alright, notice, no? Spike throw will do is titirahin niya yung likod. Nabaliwala ang kanyang shipwreck. Hindi niya in-expect na meron ulit spike throw. Nadyan po, tumira yung likod. Dahil nga, yung sinabi ko yung spike throw, titry yung lowest armor. Laging magbabasa ng cards. Okay. Subuhay pa ata. Grabe, no? Ayaw sakuhan yung ano, yung kanyang, at this point, no, mawawala ka ng pag-asa eh. Diba? Pulado na yung core mo, diba? Pati kaya natin kung paano babalik ka ng Errol. Nag-skip yung, termi. There will be shuriken sa likod. Alright. Meron siyang lot of energy. Tingnan natin. So, tingnan niyo kung paano niya ipag-miss. Ah, hindi pala. Mali ito. Dapat ano. Dapat ang mag-miss. Siguro, ina-expect niya is may stun na agad. Ang ina-expect ni Errol dito, mababasag na agad yung armor. Para mag-miss yung 105. Eh, at unfortunately, tumaas ng 120. Okay lang yan. Kasi sabi ko lang, at end of the day, gusto natin mag-miss yung 105 natin instead ng 110. Hindi pala siya nag-ano, sticky goo, sorry. Alright, hindi nag-sticky goo. Kasi kung nag-sticky goo yun, mag-miss yung 110 niya. Alright? So, pasok to. Hindi ko alam baka di siya nag-sticky goo dito. Shit ng kalaban niya. Well, siguro gusto niya patayin na rin. Pero dapat nag-sticky goo siya. Parang error na kalaban to. Alright, eh no. Pasok pa rin. Patay na. This is the goods. Thank you.